Good morning, guys. So, nandito tayo ngayon sa kaibigan ko na nagpupugo. So, quail farming. Ayan. So, mamaya malalaman nyo kung bakit nandito ako. Tapos, anong connection nito sa paghihito farming. So, okay guys. Mamaya, wait up sa inyo. Hello guys. Ayan, kadarating ko lang dito sa fish pond eh. Dito malalaman nyo kung bakit ako galing dun sa kaibigan ko na nag-quail farming. So, ano yung connection? Ayan. So, ito, kung mapapansin nyo. Teka. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga sako dun sa kulong-kulong. So, sige. Tuloy na natin. So, ito guys, ha, yung pond number 1. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, pinatuyuan na namin siya. Pero mamaya papaanda rin ko pa yung ano eh, yung bangka. Tapos para tuyong-tuyo siya bago namin ilagay yung quail manure. So sabihin natin yung manure ng ano, kasi pagka sinabi mong tae eh, medyo yung iba pangit pakinggan eh. So yun, isa sa mga fertilizer na ginagamit ko bago kami maglagay ng hito fingerlings. Ayan. So at least pag dumating sila, meron na silang nakakain kagad. Ayan. So guys, ayan, kung makikita nyo, kahit hindi pa tapos, pinapalinis ko na siya. Kasi isang way ito para maiwasan nyo yung pamamahay ng mga palaka. So kung napanood nyo yung vlog number 2 ko, bakit merong palaka? So ito yung isang way para ma-prevent nyo yun. So dito guys, yung gamit namin is yung bangka ko. Merong ano yan eh, yung makina yan, yung gamit ko na bangka dyan is Yamada D12. So pasipayan. Sa ilalim na ito guys is merong PVC. Size ng PVC is number 8 eh. Pero meron yung mga mas maganda, yung malaki, yung digest. Mas mabilis. Mabilis kayong magpapasok, mabilis din yung magpaglalabas ng tubig. Ito yung ano ko, source of water ko guys. Sapa ito. Buhay yan. So kahit summer, hindi yan natutuyo eh. Kaya tuloy-tuloy lang. Panoorin nyo guys, yung mga bago sa video na to, panoorin nyo yung vlog number 2 para kahit pa paano, meron kayong mga idea kung bakit kailangan yung mga ganyan. So ito guys, meron pang nilalagay dyan, pwede din yung urea, yung mga ginagamit sa palayan, pwede yan eh. Advisable din yung mga ganyan. So dito guys, sinishare ko sa inyo, ito yung pond na sinasabi ko, nilagyan ko siya ng laki sa bato. Yan, tama na tayo kasi yung sa last vlog ko medyo nalito ng konti. So yung laki sa bato, sinubukan ko dito, fry sila almost 300,000 to 400,000, pero medyo nagkamali lang ako dahil nga first time ko pa lang nun. Malaki yung tubig, yung level ng tubig, tapos meron yung mga kumakain na ng fry eh, yung mga butete yan, isa sa mga ano yan eh, isa sa mga kumakain yan, yung mga fry, kasi maliit, sobrang maliit yung fry ng hito. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, pagka na-tsempuan nyo, marami yung buhay. So maganda, bawi kayo doon guys pagka nabuhay nyo yan. So guys, ito ginagamitan din namin siya ng lason, yung sodium na tinatawag. Kung wala kayong idea doon sa mga baguhan, punta kayo sa mga sa poultry supply nyo, yung mga nagtitinda ng feeds, and tanong nyo yung sodium na panglason sa fish pan or T-seed. Ayan, ginagamit din kasi dyan yung T-seed. So guys, bakit kailangan nating lasunin tapos i-prepare ng maayos? So dito guys, kung mapapansin nyo, ayan, hito yan eh, hito na namatay yan dyan eh, nung lason namin. Pagka kasi hindi nyo pinipre-repair ng maayos, yan yung mga kakain dun sa mga lalagay nyo na fingerlings. So magugulat na lang kayo, nauubos konti-konti yung mga ano nyo, yung mga fingerlings.
isa yan sa mga dahilan. Teka, meron pa dito. Ayan, meron yung, ayan, nakikita nyo yung dalawa. So yung partner na itong pond number 1 is yung pond number 2. Ayan. So tara guys, puntaan natin. So ito guys yung pond number 2. So bakit kailangan at least kung kaya din dalawa yung mag-partner na fish pond nyo, para kahit papaano pagka itatransfer nyo na or magsasizing na kayo, meron kayong agad na lilipatan. So mas maganda kung malapit na malapit yung magkadikit lang sila, kasi hindi na masyadong mapapagod yung mga hito nyo, tapos pati rin na rin yung mga nanghuhuli nyo, ililipat na lang sa kabila, di ba? So ito, ano din yung nilagay ko dyan eh, mga laki sa bato, pero yun din, konti na naman din yung nabuhay. So isang dahilan din pala guys, kahit prepared na kayo or maganda yung pagpapan prep nyo, yung mga pagkukuhanan ng similya. So minsan kasi may mga similya, isang cause din yon bakit mahina yung buhay, mahina yung similya or mayroong problema. Kasi base sa experience ko, sa dami ng mga pinagkuhanan ko, meron talaga na mahihina yung similya ng hito. So kailangan guys, legit talaga, tsaka sigurado kayo dun sa mga similya na pagkukuhanan nyo. Dun sa likod nyan guys, dyan yung mga nilipat natin eh. So maya maya bibigyan ko kayo ng update dun. Nandun ngayon si Kuya Joban, nagpapakain eh. Bigyan ko lang kayo ng konting update dun guys. Hello guys, ayan, dito na tayo sa pond number 4 at pond number 3. Ayan. So bigyan ko lang kayo ng mabilis na update. So ito sila. Yeah. So ito yung mga nilipat namin guys, 3.5 inches. Ayan na sila. Ito yung kabila. Ayan. So ito mga 1.5 to 2 inches eh. Bigyan ko kayong tips guys. Yung ibang fish pa, naglalagay sila ng mga tansi dito. Mamaya pakita ko sa inyo yun dun sa nursery pond ko, kung bakit kailangan merong tansi at least. Kung kaya rin, lagyan nyo. Ayan na sila guys oh. Ito guys, laki sa bato na itong mga to, yung nilagay ko nito. So kung mapapansin nyo, talagang pagkalagay nyo pa lang sa fish pond nyo, nakikita nyo na kagad yung galaw ng mga hito nyo. At least hindi kayo madi-discourage kagad. So dito guys, pagka nakuha ko na yung target size ko na order sa akin, harvest na natin. Ayan. So tara guys, pakita ko sa inyo yung nursery pond. So ayan guys, ito yung nursery pond. So itong nursery pond ko, ayan, kung mapapansin nyo, maliit lang yan eh. So dyan ko susubukan ulit yung mga laki sa bato. So ayan, kung mapapansin nyo, meron tansi yan. Iwas na rin yan dun sa mga ano, sa mga ibon na kumakain sa kanila. Minsan gawa ko ng vlog yung kung paano yung preparation para dun sa laki sa bato. So this time sigurado ako, maganda na yung buhay ko. So kailangan talaga sumubok eh. Pagka hindi ka sumubok, hindi mo malalaman kung matututo ka pa o hindi na. So dito 100% guys, makakapabuhay na ako ng marami pagka ito na yung ginamit ko. Tapos yung dagdag preparation pa, kasi kulang ako nung una eh, kulang ako ng pagpapan prep dun eh.
dun sa mga laki sa bato. So ayan guys. So okay guys, yun na muna. Balik na tayo. Hello guys, ayan, kaka-uwi ko lang. So yung next vlog ko is yung concrete pan. So abangan nyo to. Sana dun sa mga nagsisimula na walang fish pan muna, makatulong sa inyo ito. So okay guys, subscribe lang kayo, at least marami pa tayong video na magagawa regarding sa pagbili ito. Okay guys, ingat!